Catherine Bernardo, yung paglalakad mo, tapos sinabihan ka lang ayusin mo yung paglakad mo, hindi mo bakpilala, ha? Ganado na talaga na hindi makasama sa swimming si Founder kasi kakastraight na ng buhok niya. Ipakita mo nga sa kanya manager kung paano yung suya na tawa. So alam niya naman, hindi basta-basta yung ating mga kaibigan, may mga properties sila dito sa Singapore. Siyempre, isa sa pinakasikat at famous ko na kaibigan, dinala niya kami dito sa kanyang landed house para mag-swimming lamang. Pagmamayari pala to ng famous natin na kaibigan yung swimming pool. Bago ka tumaran sa swimming pool, kailangan mo munang basahin yung katawan mo para hindi mo naman ikalat yung baho mo sa swimming pool. Tapos umihi ka na din, yung iba dyan, pasimple-simple lang umiihi sa swimming pool, yucks! Ay, sorry lang, pero totoo naman, diba? Kung gaano kami ka-excited ng swimming, di ko alam kung sino tinatawag ni Doña Mayra. Humihingi pa siya ata ng saklolo para makaalis dito. Gusto niya na sanang umuwi at matulog, pero wala naman siyang magagawa, kundi paliguan namin to. Damay-damay na tayo, uy! Para si Founder na lang yung pingitin natin dito. Dito naman, tinayin na namin yung swimming board kung paano gamitin to. Kaya ka ba niyan, manager? O kinakaya lang ng swimming board para sa'yo? Napaka-basic yung palang gamitin, pero pati ba naman dito sa pag-swimming, makikita pa din yung paa ko? Dahil mama na din kami sa paggamit ng swimming board, tinayin namin dito ni manager na magpaunahan. Akala ko sa totoong buhay lang ako marunong magpalutang, pero dito pala marunong din ako magpalutang lutang. Tinuruan din dito ni manager si Doña magpalutang lutang kasi minsan akala mo hindi lutang pero lutang pala ay charot-charot. Sige pa, sige pa, makapa pa. Sige pa, makapa pa. Go, 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 go. Some more, kapakapa lang gang. Dahil mukhang alam na din ni Doña Mayra kung paano gamitin yung swimming board, syempre kami dito ni Famous magpapa-April din sa kanila. Banggaan sa kaalaman na kami na feeling marunong mag-swimming at sila na gumagamit ng swimming board. Tinuruan pala ako dito ng Famous natin na kaibigan kung paano yung tamang pag-swimming. Dapat daw kasi nakalubog yung katawan. Ako naman ay feeling may alam, akala ko tama na yung ginagawa ko. Kasi hindi naman talaga ako marunong mag-swimming. Habang tinuturoan pa ako dito ng Famous natin na kaibigan, napansin ko dito si Doña Mayra. Porsigido pa din dito si Doña natin, pero okay lang yan, makakarating ka din sa iyong paruroonan. Hindi pa din natatapos yung pagturo sa akin dito ng Famous natin na kaibigan. Dapat ganito daw yung gawin ko, pababa, nakalubog yung katawan. Hanggang hindi niya na makayanan yung pagturo sa akin, kaya ako na lang yung kanyang sinakyan para lumubog yung aking katawan. Pero parang buwis buhay naman yung ginawa mo sa akin. Titigan na kung hindi makahinga sa ilalim. Gusto mo nga akong turuan pero parang titigil yung mundo ko ng biglaan. Buti na lang binitawan niya agad ako at nakita ko yung liwanag at kapayapaan. Sa oras talaga ng kagipitan, nandiyan yung kaibigan mo at tatawanan ka bago katulungan. Ganyan ang totoong kaibigan. Naisipan ulit namin maglaro dito. Kailangan ko lang himasimasin yung ulo ni manager pang paswerte lang. Labanan ng kulay to mga katikalon. Tihan lang kasi kapag maliit-liit ka, ikaw yung papatong sa taas. Yung hindi ka pa nga nanalo pero nainom mo na yung premium. Last Sunday off na pala to ni manager kaya binubuhos na namin yung saya at tawanan. Di namin kasi alam mo kailan naman kami ulit magbabanding na magkakaibigan. Kung napansin nyo na wala si Founder dito, siya po yung tagahawak ng ating kamera kasi siya yung last na bida. Mukhang malaki-laki ata yung cross na dadalhin ko ngayon. Sigurado na ba ako sa decision ko na bubuhatin ko si manager? Bago ko buhatin dito si manager, may huling habilin ako sa kanya. Kung kanina nakaligtas ako sa pagsakay ni Famous sa likod ko, sana dito makaligtas din ako. At si manager natatakot na din kasi walang tiwala kung makakaya ko ba siya. Sabi ko naman sa kanya, wala din naman akong tiwala kung makakaya kita. Ikaw na bahala. It was at this moment that he knew. He fucked up. Grabe naman, pang-syam na buhay ko na ata to. Buti na lang nakaligtas ako sa pang-syam na buhay ko. Ito na pala yung last na laro namin, katagalan ng hininga. Buti na lang nakahinga pa ako dito ng matagal bago ako sumisid. Hindi ko alam kung niluko ko sila or ako nagluloko sa sarili ko. O diba, parang tanga masaya yarn. Dito na pala magtatapos yung part 2 ng video natin. Panoorin nyo na lang yung part 3. Yan naman pa! Ay, papasibu! Papasibu! Let's go.